Okay mga tol, welcome back. At sa bidyong ito, pag-aaralan natin yung dapat yung normal na resistance o diode mode ng battery terminal kung ang isang iPhone ay walang shorted. Okay? Ito, meron ako dito ang iPhone 7. So, i-check natin ito. Gagamit tayo nitong digital multimeter. Okay? At ang range na gagamitin natin ay yung sa diode mode. Yung positive ng test rod, kukonect natin sa negative ng or sa ground. Okay? At yung positive, yung negative ng test rod, ilalagay natin sa positive ng battery terminal. Okay? Ngayon, tingnan natin yung magiging reading niya. Ayan, ano? Sa ground, ang pula, yung itim sa positive ng battery terminal. So, tingnan natin, nagkaroon siya ng reading na almost 0.400. Okay? 0.400. Ayan. Yan yung unang test natin. Ngayon, i-reverse natin ngayon. Reverse natin, balik na rin natin. Itong negative ng test rod, ilagay natin sa ground. At yung positive, doon naman sa positive ng battery terminal. Tingnan natin. Ayan, OL. Ano? So, OL. Kapag ganyan ang reading nakuha natin, o yung reaction ng digital multimeter, ay ganyan yung reaction niya. Ibig sabihin, good at o walang shorted yung device o yung unit. No? Okay, ulitin natin. Positive sa ground, negative sa positive ng battery terminal. So magkakaroon siya ng halos ganyan na reading. 3.98 hanggang 400. Ayan, ano? O, yan yung normal. Almost 3 point something siya. Ayan, ano? And then, i-reverse natin. Pag ni-reverse natin, dapat ito yung makuha natin. OL. Yan ay kapag walang shorted o leak ang isang iPhone. Okay? So, yan lang muna mga tol ang pag-test ng good na nung walang shorted na iPhone sa battery terminal. Okay? So, ibig sabihin kung wala dyan short, normal yung lahat ng linya niya sa B-BAT line at BCC main line. Okay? So, yan lang muna mga tol at sana ay nakuha natin. Nakuha niyo kung paano yun pag-test kung shorted o hindi ang isang iPhone. Okay? Yan lang muna at maraming salamat sa Diyos. At see you on the next video. Okay mga tol, welcome back. At sa video na ito ay pag-aaralan naman natin yung pag-test ng shorted na battery terminal o shorted na cellphone. Okay? So, paano natin malalaman kung ang shorted niya ay sa BCC o B-BAT line. I mean, B-BAT line. Okay? So, meron ako ditong iPhone 6 Plus. Ito, ano? So, ito yung kanyang battery terminal. Dito tayo magte-test sa battery terminal. Okay? Tulad ng ginawa natin sa unang video, gagamit tayo ng itong sa diode mode. Okay? And then, yung negative ng positive ng test rod ng multi-tester, ano? Yung positive, connect natin sa ground. At yung okay, at yung negative ng tester natin o ng test rod, ilagay natin sa positive side ng battery. Okay? So, ayan. So, kung titingnan nyo, mga bro, ang palo niya o yung reading niya is 0.0000. Okay? So, pag ganyan, full shorted ang cellphone, ang iPhone, okay? Full shorted yan. Means kapag ganyan ang kanyang reading, ang shorted niyan ay nasa B-BAT line. Ngayon, reverse natin. I-reverse natin, okay? Lagyan natin sa ground yung negative.
yung positive doon sa positive. 0-0 pa rin, ano? Okay? Check natin yung kabila. Ayan, 0-0 talaga. Ano? Kapag ganyan ang reading niya, ayan, dito sa positive, 0-0-0-0. Pag nireverse natin, ganun pa rin, 0-0-0-0. Okay? So, yan indication na full shorted ang cellphone. At ang short niya, shorted niya ay nasa linya ng B-bat line. Okay? So, yan lang muna mga bro. Yan lang muna mga tol. Sana ay natutunan natin yung pag-test kung paano malalaman ang shorted sa pag-test sa battery terminal ng isang iPhone. Okay, welcome back mga tol. At sa video na ito ay pag-aaralan natin o alamin natin kung paano malalaman based on digital multimeter kung may shorted ang isang iPhone. Okay? So, based on battery terminal tayo ngayon. Resistance or diode test tayo. Okay? So, tulad ng dati, gagamit tayo nitong digital multimeter. Positive, negative ng tester natin. Okay? Positive, ilagay natin sa ground. Yung negative ng tester, ng test rod, ilagay natin sa positive ng battery connector o battery terminal. Okay? So, ayan. Kung titingnan nyo, ang reading niya is normal, almost 366. Okay? 366. Ayan. Kung 366 siya, check natin ngayon, i-reverse. Okay, reverse natin. Negative to negative, positive to positive. Okay, ayan. So, nagkaroon siya ng reading na 0.581, ano? Okay? So, kapag ganyan ang reading ng positive to positive, negative to negative, indication niya na meron siyang shorted sa secondary line. Okay? Alin yung secondary line? Secondary line, yung DCC main line o kaya yung boost line. Okay? Yung BDD boost line or BCC boost line. Okay? So, ganun natin makikita kung may shorted. Sa mga unang video ay alam, pinakita ko na yung paano malalaman kung walang shorted. Okay? So, dito naman ay paano malalaman kung shorted. Okay? Yan. Meron siyang shorted. Ngayon, alamin natin kung saan yung shorted, saang line o saang linya yung merong shorted. Sa BDD bus line ba or sa BCC main line. Okay? Check muna natin yung BCC main line natin. BCC main line natin. Pwede tayo mag-check dito sa mga capacitor dito. Ano? Yung nasa taas na dalawa. Ayan. Yung nasa taas na dalawa yan. Connected yan sa BCC main line. Okay? Negative 2. Ground to positive to ground. Negative 2. Capacitor. Okay? Check natin. Negative or ground sa kabila. So, almost 263. So, ito ay normal, ano? Normal ito. Okay, ngayon, i-check natin. Yan yung BCC main line. Check natin yung B-bust line. Ang B-bust line, dito sa capacitor na ito. So, itong model ko na iPhone ay iPhone 7 Plus. Okay? Ito, itong capacitor na itong nakikita nyo, yan ay connected sa B-bust line. No? Okay? Ayan. So, yung itong part na ito ay negative or ground. Ito yung kanyang positive side. So, check natin ngayon. Okay? Negative side, dapat maging 0-0-0. Ayan, ano? And then, yung positive side niya, check natin. Ganun din, 0-0-0-1. Ano? So, indication na mayroong shorted. Ano yan? Okay?
Ito yung decades na may shorted ito dito sa linya nitong capacitor na ito, no? Okay. So, check natin ngayon. Check natin ngayon sa diagram kung alin yung line na ating binabanggit. So, dito ako nag-check kanina. Pakita ko lang. Ayan yung diagram the phone board. Okay. So, saan ba ako nag-check na capacitor kanina? Check natin kung ito yun. Okay. BDD post line. Okay, yan. So, dito ako nag-test kanina sa capacitor na ito. At shorted. Okay. So, ibig sabihin, itong line na ito, itong mga nakikita nyo may kulay pula, isa dyan sa mga pyesa nyan ang shorted, no? Yung mga merong naka-red light, ano? Yung mga nag-highlight ang red. So ayan, meron din doon sa area yon, meron dito at meron din dito sa icing ito, ano? So kung itra-trace nyo kung alin dyan yung shorted, merong mga pamamaraan ginagawa upang matrace yung shorted na pyesa. Okay? Pero yan sa ngayon ay yan ang papakita ko sa inyo. Paano malalaman? Based on battery terminal at based on multi-tester o digital multi-tester kung may short ang isang iPhone. Okay, so yan na trace natin ang problema niya, may shorted dito sa BDD post line. Okay, so yan mga tol ang pagtest ng shorted, kung may shorted ang isang cellphone, at sana ay mayroon kayong natutunan kahit sa maliit na paraan ay nakabahagi ng kunting kaalaman sa pag-detect kung may shorted o hindi. So yan lang mga tol at maraming salamat sa Diyos. Ingatan naman tayong lahat. Salamat sa Diyos.